Mataas na rice production ng bansa sa unang kalahati ng taon. Ating pong pag-uusapan kasama si Engineer Eduardo Guillen, Administrator ng National Irrigation Administration. Engineer, magandang araw po sa inyo. Hello po, magandang araw po sa inyo. Magandang araw po sa ating lahat. Yes sir, kamakailan lamang po ay natanggap ng palasyo yung report hinggil po sa mataas na rice production sa first half ng taong ito. Ano-ano po ba yung dahilan o mga factors ng 3% growth na ito sa kabila ng mga lumipas na mga bagyo at habagat? Well, ang una po kasi dyan ay nagsisimula na po na iparating natin sa ating mga farmers yung tama pong assistance sa tamang oras. Ito po yung bili ng ating Pangulo kasi sa atin. Ang NIA po ay closely na nakikipagtunan po ngayon sa DA para yung ating mga farm input assistance po, including na po yung mga farm machineries, ay maiparating po natin ng, sa tamang oras po. So yun po yung isa. Inaasahan po natin na susunod po na cropping season ay mas maparami pa po ang makikinabang sa ating mga farmers po. Again, dito sa tamang input at natatanggap nila sa tamang panahon. Okay, magandang balita po ito, pero first half pa lang ng taon. Ayon po sa projection ng PAGASA, may ilang mga bagyo pa po yung aasahan at matindi yung init ng El Nino. Ano po kaya yung epekto nito sa rice production ng bansa natin sa mga susunod na buwan ng taong ito? Well, gaya po ng lagi kong sinasabi po, napakaganda po itong convergence effort na nilunsad ng ating Pangulo between NIA, DPWH, and DA. Kasi ang usapan po namin ng DA, identified po kasi ng NIA yung mga lugar na yung kaya namin patubigan. Ano po. So sabi namin sa kanila dito, bigyan nyo kami ng high-yielding variety. O, lagay na natin dito yung mga hybrid para instead na, for example, 4 tons lang yung ani ng ating mga farmers ay maging 8 tons. I-doble na po kaagad, ano po. At meron po kami bagong technology o sistema dito sa NIA po ngayon na pinapatupad yung tinatawag po natin na alternate wetting and drying system na kung saan nakakatipid po kami ng around 30% po sa patubig natin at gumaganda pa po yung ani ng ating mga farmers. So ano lang po ito, sir, yung tamang pagtutulungan lamang po ng national government agencies at ng of course, ang ating mga lahat ng stakeholders para po kahit may tinatawag tayong El Nino ay kaya pa rin po natin itong tugunan yung kung ano man yung areas na hindi po mapatubigan. Yung mga hindi naman po mapatubigan, sir, ano naman eh. Hindi naman ibig sabihin na hindi na sila magtatanim. May identified din po namin yung mga mga varieties na pwede po natin itanim dyan. Tulad po ng corn, mga ganyan. Mga high value crops naman po tayo. So lahat naman po, kaya pa rin nating taniman yung mga ating palayo po. Okay, sir, tiwala po ba tayo na magiging sapat ang ating supply ng bigas kahit pa dumating yung mga kalamidad sa bansa sa mga susunod na buwan? Oo naman po. Huwag lang pong kasi yung dumating po naman na kalamidad noong nakaraan tulad nitong nakaraang bagyo naman po, nasa vegetative stage pa lang po yung ating mga palaya. Ibig sabihin, hindi pa po sila nandoon sa time na mamumunga o flowering stage sa tinatawag po. So, may epekto man yung bagyo na yon ay hindi masyado po sa makaapekto sa ating yield. Huwag lamang po tumama yung bagyo na talagang mag-aani na po. Ayun eh. Sana huwag naman po. So yun lamang po ang ating pinapanalangin po, pinagpo-pray na huwag sanang dumating sa ganung punto po. Okay, sir, paliwanag nga po sa mga nanonood ngayon. Ano po kaya yung posibleng epekto ng bilyong-bilyong pisong halaga ng agrikultura na nasira po no nung nagdaang mga bagyo at habagat sa rice production ng bansa sa susunod na anihan? Makakabawi po ba kaya tayo upang maging mataas pa rin yung ating produksyon? Sir, sa tansya ko po yung marami hong nagamit sa itong nakaraang bagyo ay ito ho yung mga more on corn. Ano po?
Ito ho yung ating mga high value crops, corn, vegetables, mga ganun po. Pero again, ano ho, yung sa palay, like in the case po dito sa parteng Ilocos po noon, ay nasa vegetative stage pa po sila. So, ang effect siguro, mga around 20% sa ating output, mga 10 to 20% siguro. Pero makakabawi po tayo. Lalo na ho itong susunod na cropping season po natin. Ang ganda ho ng coordination namin ng DA, ano po. At maganda ho ng planning namin ngayon. So, ang target po namin ni Josec Leo Sebastian ay sana, ito yung aming target, ano po, nasa mga farmers na po natin, yung mga farm inputs bago mag-release ng NIA ng tubig. Kung nangyari po yun, sir, talagang windfall po yung ating mga farmers. Tsaka yung El Nino po, na sinasabi natin, mas maaraw po yan pagka El Nino. Ibig sabihin, mas gusto ko ng palay yan eh, na mas maaraw, mas mataas po yung yield. Basta tama lang po yung, ano ha, sapat lamang po yung patubig. Eh yung mga identified po namin sa DA na target area namin for farm clustering, ay talaga kung kaya namin patubigan yon. So, umaasa pa rin po tayo, makakabawi po tayo sa output po natin sa rice. Okay, linawin ko lamang po yung sinabi niyo, sir, ano? Ang mga naapektuhan po ng mga nakalipas na mga bagyo at habagat, ito pong mga ibang gulay at maging yung mais. Pero itong rice production po natin, eh maaani pa po ito sa mga susunod na buwan. Yes, sir. Yes, po. At nag-uusap nga po kami nila kahapon, kasama po ko, nakausap po rin yung sa high value crops po natin. Sabi ko sa kanila, pwede po naman natin kasing increase pa yung cropping intensity ng ating mga farmers. Pwede po natin magpahabol. Halimbawa, yung corn, ano po, may mga pakikipag-usap po tayo ngayon sa ating mga big brother na tinatawag para po sa market ng ating mga farmers dito sa corn. Eh, alam niyo po kasi, pagka may market lang na sigurado kung pagbebentahan ng ating mga farmers, pasipag naman po silang magtanim. Mm-hmm. Eh, kung hindi lamang po kasi sigurado yung market, medyo nagkaalangan po tayo. But again, ang isa pong paraan para ma-increase po yung ating production at ma-increase yung kita ng ating mga farmers, yung tinatawag na yung increase natin yung cropping intensity. So, may mga identified na po kaming area na kung saan pwede po kami magpahabol pa ng corn para po yung nasira po na itong nakaraan na bumagyo ay mabawi pa rin po natin. Okay, sir, ilang buwan na lamang po at ay matatapos na ang taong 2023. Ano po ba kaya yung mga dapat paghandaan ng ating pamahalaan upang mas mapataas pa yung ating rice production sa susunod na taon? Well, una po sa lahat, tama na po yung direksyon ng ating ano ngayon eh, ng ating pamahalaan po ngayon, yung nag-uusap na po ang ating mga iba't ibang national government agencies para magparating na mas magandang serbisyo sa ating mga farmers po. Again, ito na lamang po ang pagpaparating ng mga farm inputs at farm machinery sa tamang mga grupo ng farmers ay malaking bagay na po ito, sir. Kasi masisiguro po natin ano ho, na yung mga high-yielding varieties natin ay mapupunta dito sa mga irrigated natin. At pagdating naman po ng tag-ulan, ang itatanim naman po natin, more on inbred naman. So, ma-maximize pa rin po natin yung ating production. Pero pang long-term solution po, dapat dagdagan natin yung mga irrigated lands natin. So, kailangan pa po natin ng irrigation facilities. Kasi kung ang pinag-uusapan po ay food security, ang number one po na support ang food security is irrigation facilities. Dagdagan po natin yung ating mga high dams kasi yan po ang kailangan dyan. Pag may high dams ka, meron ka ng pang food security, may power, meron kang aquaculture, meron ka pang flood control. So yun naman po ang tinitingnan ng ating Pangulo, sir. Kaya siya nagbubuo po na itong Department of Water. O gusto po niya yung Integrated Water Resource Development. Ano po? Para hindi nasasayang yung ating water resource. Nakita niyo po, nung, dito na lang sa Central Luzon, nung umulan ng matindi rin pagbaha, ano po? Ang gusto ng ating Pangulo ay invest na bumaha na ng ganon, dapat ma-store natin yung mga tubig at magamit po natin sila sa panahon na pangangailangan natin, makabawas pa po ng pagbaha. Yun po yung long-term solution ng ating Pangulo. Okay, sir, sa ngayon, pinag-aaralan po ng ating pamahalaan na umangkat ng bigas at may kataasan po ang presyo ng
kilo ng bigas ngayon sa mga sa merkado. Siyempre, ang gusto po ng ating mamamayan, bumili ng bigas sa murang halaga. Ano pa po ba yung mga nakalatag na hakbang ng pamahalaan para makamit naman natin dito sa Pilipinas yung tinatawag na rice self-sufficiency? Well, again po sir, dahil climate change na po tayo, tinitignan namin nga, kausap ko nga po yung kausap po lang niya ang DA dito, medyo babaguhin lang po natin yung cropping calendar natin. Ang sabi nga ni Jose Cleo dyan ay dapat pagka dry season, ito po yung talagang dapat mataas ang ani natin kasi baliktad eh, pag wet season, nakaka 11 tons daw tayo. Pagka-dry, parang nasa 11 million metric tons. Pagka-dry, nasa, I think, mga 7 or 9 million metric tons lang. Ano? Gusto niyang baliktad rin yun. Gusto niyang dagdagan pa itong ano natin, itong sa dry season natin. Tama naman po yun. Ano po? Kaya, alam niyo, repositioning lamang po ng resources natin dyan. Ang amin lamang po, nasa NIA po ang 1.3 million hectares na tubigan natin, palayan natin. Isipin po ninyo kung itong 1.3 million hectares natin ay high-yielding variety lahat ang itatanim natin during dry season. Ang laki na po kaagad ng output natin sa bigas. Kapunti na lamang po ang... At tapos, ma-maintain pa natin itong yield natin sa wet season, eh kahit hindi na tayo mag-angkat, sapat na po yun. So, i-reposition lamang po natin yung resources natin doon sa time na mas marami tayong maani. Eh, ito na po yung dry season. At the same time po, sana, dagdagan natin itong investment natin sa mga hydrants para mas marami po tayong magiging taniman kahit dry season. Okay, bilang panghuli, sir, may projection po ba kayo kung sa ilang taon makakamit na po natin itong rice sufficiency kung magtutuloy-tuloy ang mga programa ng pamahalaan? Eh, kahit sa loob ng 2 taon po, kung talagang tama po yung pag-uusap natin ng ating DA, yung kanilang National Rice Program at saka itong Pil Rice, ano po, ay makakamit po, tataas po talaga ng gusto yung ating output. Ano po. And then, yung sa mga infra po natin, may mga medium term naman tayong mga solusyon dyan, ano po, at lalo na ngayon, katulong natin. Bayan, ating pong nakapanayam si Engineer Eduardo Guillen, ang Administrator ng National Irrigation Administration. Sir, maraming salamat po sa inyo.